Hindi inasahan ni Ludi na ang kanyang pag-aasawa sa murang edad ay hahantong sa malalang pag-aaway nilang mag-asawa. Ludi, kuna mo akong baso dun. Pag meron po yung time na dumating yung nag-aaway kami, pag minura niya ako, minura ko din siya. Hanggang isang araw, di na natiis pa ni Ludi ang kanyang nararanasan. Yung time na 1 month ko siya nalala, hindi ko alam na darating ba na siya. Ang tindi ng kanilang pag-aaway ay humantong sa hiwalayan. Ang pangyayari ding iyon ang nagtulak kay Ludi ng mga ibang bansa. Namasukan siya bilang DH sa Hong Kong. Doon ay naranasan ni Ludi na masaktan dahil sa kakulangan sa kaalaman sa kultura at lengguwahe ng kanyang amo. Napakasakit po sa pakiramdam na tutuling ka na parang wala kang alam. Makalipas lamang ang ilang buwan, nakipagsapalara naman ang asawa ni Ludi sa Saudi. Kahit na nagkahiwalay, nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Upang maipadama ang pagmamahal sa mga anak, patuloy ding sumusulat si Ludi sa mga ito. Di man niya pisikal na masubaybayan, dama naman ng kanyang mga anak ang kanyang pagmamahal. Subalit dahil sa isang pangyayari, nanlumo si Ludi. Nasangkot ang kanyang asawa sa isang illegal na gawain. Dahil doon, hindi natuloy ang magaganda sana nilang plano bilang mag-asawa at pamilya. Wasak at kawalang direksyon ang nadama ni Ludi noon. Subalit sa punto pa lang yon, magpapakilala ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. May mga hindi pa magandang balitang natanggap si Ludi tungkol sa kanyang asawa. Subalit, tuluyan na lamang pinili ni Ludi na itaguyod ang mga anak mag-isa sa pamamagitan ng pag-OFW at unahin ang Panginoon sa kanyang buhay. Napagtapos ni Ludi ang kanyang mga anak ng kolehiyo at namayagpag din sila sa kanika nilang mga larangan habang patuloy nagtitiwala silang mag-iina sa Diyos.